Pagkumpisal. Sa panahon ng pagkukumpisal, ang mga nagsisisi ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, nagsasabi ng kanilang mga kasalanan sa pari at pagkatapos ay gumawa ng kabayaran para sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang penitensya. Sa awtoridad ng simbahan, ang pari ay nagpapatawad ng mga kasalanan sa pangalan ni Kristo. Nang turuan ni Jesus ang kanyang mga alagad kung paano manalangin, inutusan niya sila na humingi ng kapatawaran sa Diyos. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat kami rin ay nagpapatawad sa bawat nagkakasala sa amin. Lucas Kapitulo 11 Versikulo 4. Habang tinawag niya ang kanyang mga alagad, sinabihan sila ni Jesus na magsisi. Ang panahon ay naganap na, at ang kaharian ng Diyos ay malapit na magsisi at maniwala sa Ebanghelyo. Marcos Kapitulo 1 Versikulo 15. Ang Diyos lamang ang makapagpatawad ng mga kasalanan, ngunit ipinagkatiwala ni Jesus ang kapangyarihang patawarin ang mga kasalanan sa kanyang mga apostol. Sinabi muli ni Jesus sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo." At nang masabi niya ito, hinangahan niya sila at sinabi sa kanila, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung kaninong mga kasalanan ay pinatawad ninyo ay pinatawad sa kanila, at kung kaninong mga kasalanan ang inyong pinanatili ay nananatili." Juan Kapitulo 20 Versikulo 21 hanggang 23. Pagkatapos ng pag-akyat ni Kristo sa langit, ang mga disipulo ay humayo sa mundo at ipinagpatuloy ang kanyang ministeryo ng pagkakasundo. At ang lahat ng ito ay mula sa Diyos na siyang nagpakipagkasundo sa atin sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at nagbigay sa atin ng ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid nga, ipinagkasundo ng Diyos ang mundo sa kanyang sarili kay Kristo, na hindi binibilang ang kanilang mga pagsalangsang laban sa kanila at ipinagkatiwala sa atin ang mensahe ng pagkakasundo. Tuldok, kaya nga kami ay mga sugo ni Kristo, na para bang ang Diyos ay nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Nakikiusap kami sa inyo sa ngalan ni Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Ikalawang Korinto Kapitulo 5 Versikulo 18 hanggang 20.